kakaibahan ng panghuli ang tuna, mga amigo, dahil sa tuna, pag wala ka talagang huling tuna, wala kang wala ka talagang income. At di tulad ng ano, maliitan, mga amigo, yung mga skipjack tuna, mga ilupin tuna, sure bull yung ano, amigo, kita doon, dahil pag nakahuli ka lang ng mga 300 kilos, mga amigo, meron ka nang babalansin. Dito sa pagtutuna ay pag kahit isang buwan ka sa laot, pag hindi ka makahuli, ay wala kang karapatang magparte. Yo, gandang tanghali mga amigo. At panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kakababa lang natin sa motherboat, mga amigo. Ayun ang motherboat oh. Yan, kararating namin dito sa buya na to. Nagpapadala na kami ng isda, mga amigo. Dahil yung isda namin pinapadala namin dahil yung presyo ngayon ay mahal pa. Wala pang dumarating ng maganda. What? Ah, ng marami kaya pinapadala muna namin yung isda namin. Bali, nakadalawang padala na kami, mga amigo. Una, 9 na piraso, tapos pangalawa ay 14 piraso. Sa loob ng 10 araw, mga amigo, ay nakapadala na kami ng 23 piraso, no? At sa 23 piraso, mga amigo, wala pa tayong huli doon, kahit isa. So, 10 araw na akong, ano, amigo, bukya. Kilala kong kaliskis mo. At tayo ngayon ay dadayo na naman. Maghanap tayo ng spot. Pagkasakaling makatagpo tayo, mga amigo, at makahuli na tayo ng tuna, no? 10 araw na akong bukya, mga amigo, wala pang huli. Yan. Pastilan. Pero sige lang, mga amigo. Marami pa kaming yelo, nasa dalawang budiga pa yung yelo namin. At ngayon ay maglatak-latak na naman tayo, maghunting tuna na naman tayo, no? Dahil ito lang yung target namin ngayon, tuna. Yung mga maliit kasi dito, mga amigo, kulang. Hindi pwedeng ipunin dahil kunti lang supply. Oh, nagdalayo sana siya, paliado yung makina niya, kaya umuwi siya sa motherboat. Ayan yung motherboat, oh. So, tingnan natin sa ating GPS, mga amigo, kung ilang milyahe yun. Pwede ngayon magsulo-sulo tayo, mga amigo, dahil kung mapapansin nyo, lantap lang, oh. Ganda ng ating panahon ngayon, pero may ulap-ulap sa paligid na nakaabang. May hapon ba yata titira yan, mga amigo. Location natin ngayon, nandito pa rin tayo sa, ano, no, sa 12124. At nasa gitna tayo ng Samar at Bicol region. Yan. Ito po yung dayuhin natin, mga amigo, yung 4 na milyahe. Baka sakali makahuli tayo doon. Dayo na tayo, mga amigo. Tara, let's go. Nandito na po tayo sa buya, mga amigo. At nasa layong 4 na milyahe tayo sa motherboat kanina. Ito, Buyang Abi. Hindi ko alam kung saan, taga saan yung may-ari nito, mga amigo. Pero shout out sa may-ari ng Abi na buya. Siguro nasa mga taga Legazpi, no? Maraming mga amigo, mga daraw na maliit, mga golden key. At dito tayo magpipising adventure, magtunahan, hunting tuna tayo. Sa buya na to. Sana bigyan tayo ng biyaya dito sa buya na to, no? Yan, maglatak-latak na tayo, mga amigo, dito sa buya na to. Time check tayo, alas 12 na. So, napakainit ang tirik ng araw, no? Pero okay lang dahil ito yung buhay natin. Ayan po yung buya. Medyo malakas yung agos ng dagat, mga amigo, kaya ang gagamitin natin ay pataw-pataw. Kung wala sana ng agos, mga amigo, magtali sana tayo dyan. Kaso lang malakas yung agos, kaya magpataw-pataw tayo. So, samahan nyo ko hanggang sa dulo ng video na ito, mga amigo. Latak-latak na tayo. Tara, let's go. Ayan, tibigo ay pusit. Tayo.
ay maglatak-latak na sa ilalim ng tirik ng araw. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo. Ang ating pangano, buga. Bali, sampung araw na akong bukya, mga amigo. Hindi pa ako nakahuli ang tuna. Sampung araw na kami dito sa laot. Kaya, bastilan. Tagal ko na hindi nakapagbirada ng tuna, mga amigo. Ay, hindi ko alam kung marunong pa akong bira. Yan, ariyan lang tayo ng 40. Yan, o. 40 lang, ariyan natin, 40. Dahil mababaw daw ang isda ngayon, mga amigo. Sabi nila mababaw lang ng isda, kaya 40 lang area natin. Kaya patisin na natin. Ayan, 40 lang area natin, 40. Ayan, mahuli ka na, Migo Dogs. Migo Dogs yung area natin ngayon, Migo Dogs. Ito yung ano natin, fishing gear natin ngayon. Sana makahuli na siya. Bali, nakadalawang tanggal sa mga amigo. Unang pasiban, lagot. Pangalawa, tanggal. Sana pangatlo, masampa na. Kaya naka-area na po tayo mga amigo. Si Migo Dudes, yung area natin ngayon, si Migo Dudes. Ayan o. Sana makahuli tayo ng tuna ngayon mga amigo dahil sampung araw na akong walang huli, bukya. Sampung araw na akong bukya mga amigo. At nasibaran tayo ng dalawang bisis ay hindi nahuli, no? Lagot, tsaka hindi nakabiwas, kaya walang silbi yung pagkain. At dito tayo sa buya na ito ngayon, no? Buyang Abi. At ang ating location ngayon, nandito tayo sa 12124 sa gitna ng Bicol Region at saka Samar. Sana kainin. Sana kainin. Ano si Pat?
sa ngayon, hindi pa nagpaparamdam yung tuna. Mga amigo, para may kapasa tayo magkahuli ng tuna, no? Tapusin natin ang oras sa paghapon sa paglatak-latak para pagkasakali makahuli tayo. At sana palain tayo sa araw na ito. Dahil yun nga, 10 araw na tayong bukya, no? Stilan, mula pa tayong inka, mga amigo. Mula paglaot hanggang ngayon. 2 hours later. Yan, pang-anim natin yung lata, mga amigo. At isang daan yung mga riyatin. Wala pang nagparamdam hanggang ngayon. Alas 2:30 na. Latak pa rin tayo, latak. Pataw lagi, no? Sarap sa piling, mga amigo, pag ganyan ang nangyari sa pataw mo, dahil ibig sabihin, kinain na yan ang tuna, hindi kaya yung mga malalaking isda. So, isang pung araw natin dito sa laot, ay hindi pa tayo nakaranas tayo ng isang bisis, mga amigo, kaso lang nalagot, hindi binigay sa atin, kaya wala, may dahilan talaga pag hindi para sa'yo. Kaya hanggang ngayon, 10 araw na tayo, wala pa tayong huling tuna. Yay! Mali, dalawa na pasibay ko, mga amigo, no? Isang hindi nakabiwas. Siya pa rin, si Migunuts pa rin. At sana siya yung makahuli talaga ng tuna ngayon. Bukas, mga amigo, ibang pataw na naman area natin para makasakaling nasa kanila yung swerte. So, ayan. Magkalas 2 na, oh. Magkalas 3 na, alas 2:30 na. At lilipat tayo ngayon, mga amigo, ng panibagong buya. Dahil, ano, parang walang nagpaparamdam na tuna dito sa buya to. Kaya lilipat tayo. Isang daan yung area natin, ko, isang daan, ang lalim. Nasa mga 150 meters ang ating area. Ayun. At pag walang kumain sa 100, mga amigo, ay pababa tayo. Babalik tayo sa Sibit Kinipa. Punta sa Singkinta. Ayan. Ayan, mga amigo, no? Naghihintay pa rin tayo na padasin si Migudods. Kastilan. Yung na area kong bato lahat, mga amigo, ay nasa mga 200 bato na. 200 pirasong bato na ang nailata ko. So, sa 200 piraso na yun, mga amigo, ay isa lang kinain. Tapos, hindi pa nakuha. Nalagot. Kaya, hindi tayo sinerte, no? At sana sa hanggang pag-uwi, makaubos na ng 500 pirasong bato. Makahuli tayo, amigo, kahit mga 1 piraso o di kaya 2 piraso lang hanggang pag-uwi. Matagal pa kami, mga amigo, dahil meron pa kami 2 bodega at marami kang bato nahingi sa mga bangkang pinapadala namin ng isda. Yung mga isda namin huli, mga amigo, ay pinapadala namin sa ano, sa mga bangkang umuwi dahil pahabol sa presyo, mga amigo, dahil ang presyo ngayon ay mahal pa. Dahil galing sa lakas, tapos biglang lantap, kaya yung mga buyer sabik sa mga isda, no? At ang presyo ng tuna ngayon ay napakamahal. Dollar, mga amigo, dollar. Siguro nasa mga 300 plus ang kilo. So minsan lang ako nakasubok ng 300 plus ang kilo. At 20 kilos lang doon sa placer, mga amigo, no? Kung napanood yun yung mga una kong mga video. At sa ngayon wala pa tayong tuna.
Sayang pagkakataon na mahal sanang isda, kaya lang hindi tayo binigyan. Ito talaga ang buhay ng mga isda, mga amigo. Minsan meron, minsan wala. Kaya, merong biyaya. Magpapasalamat lang tayo. At ngayon ay wala tayong biyaya, ay pasalamat pa rin kahit wala. Dahil meron tayong malakas na pangangatawan at kalusugan. Yan. Shout out sa inyong lahat, mga amigo. Magandang hapon sa inyong lahat. Alas 2:35 na sa hapon. Ngayon, wala pang nagpaparamdam na tuna. Sana yung mga kasamahan ko, mga amigo, nakahuli sila para makaipong kami ng isda, no, para makasambot sa konsumo, magdagdag sa sambot sa konsumo, dahil malaki pa rin konsumo namin, mga amigo, kahit nagtutuno lang kami. Ito yung kaibahan ng panghuli ng tuna, mga amigo, no, dahil sa tuna, pag wala ka talagang huling tuna, wala ka talagang income. At di tulad ng maliitan, mga amigo, yung mga skipjack tuna at mga yellowfin tuna, surebull yung amigo, kita doon, dahil pag nakahuli ka lang ng mga 300 kilos, mga amigo, meron ka nang babalansin. Dito sa pagtutuna ay pag kahit isang buwan ka sa laot, pag hindi ka makahuli, ay wala kang karapatang magparte. Ito yung kaibahan ng maliitan kaysa pagtuna, mga amigo. Pero pag sipirtihin ka naman dito sa tuna, mga amigo, ay surebull ang surebull din yung income. Yun nga lang, merong swerte, merong siyempre, merong wala rin tayong swerte minsan, kaya tiis-tiis na talaga, amigo. Ganti-ganti lang yan. Malay mo, sa sunod na laot, sa ibang araw, ay surtihin na tayo, makahulin tayong tuna, kaya hintay-hintay lang. Kailangan meron kang perseverance, o di kaya fighting spirit sa pagtutuna, mga amigo, no? Kaya pag wala kang fighting spirit, wala ka sa sa diskarte, at wala kang pag-asa makahuli. Ito, kahit hindi tayo nakahuli, at least ginawa natin yung amigo, yung ating trabaho para makahuli ng tuna, no? At sa ngayon talaga ay wala pa tayong huli. Yung kasama ko, amigo, merong naka-apat, merong naka-tatlo, merong naka-dalawa. Tatlo pa lang kaming series, mga amigo, wala pang huli. At yung sa motherboard naman ay tatlo rin, wala pang huli. So bali, anim pa kaming zero. Wala pa kaming huli. O ibig sabihin, wala pa kaming income simula paglaot hanggang ngayon. So sana hanggang pagdoong, mga amigo, ay kahit maka-income lang kami, kahit konti-konti lang. Makabawi sa konsumo namin pang sarili, no? Kami, amigo, meron kaming konsumo pang sarili, mga baon-baon namin, mga fishing supply, mga pagkain, at iba pang mga kailangan dito sa laot. Pero yung hilo, gasolina, krudo, at saka yung pagkain sa araw-araw ay wala kaming gasto doon, mga amigo, kaya yung lang namin, ang pansarili lang namin, ang aming sariling konsumo. So yan, mga amigo, at bantunin muna natin yung area muli tayo. Area muli tayo, at para may pag-asa tayo makahuli. Area ng area, habang may bato, may pag-asa. At habang may pain, may sisibarin. So tara, let's go! Hapon na, mga amigo, at hanggang ngayon ay wala pang paramdam yung tuna. Lilipat tayo ng area, mga amigo, dahil wala dito. Walang kumakain na tuna. Kaya lilipat tayo ng area. Doon sa taas sa'yo, mayroong bangka doon, isa. Baka mayroong siba doon na tuna, mga amigo, kaya doon tayo maglalatak-latak. At nandito na nga po tayo sa bilang buya, mga amigo. Mayroong bangka, isa. Maliit na bangka, nangangaskas. Subukan natin ditong maglatak-latak uli. Baka nandito yung natin, swerte. Paulit-ulit na latak, mga amigo. Walang ibang gagawin kundi maglatak. Minsan magbuhay-buhay para may pag-asang makahuli. Iyon. Yan. Buyang Abigail yata ito, amigo. Happy din siguro ito. Ayun o, yung bundok ng Samar o. Yan, kalabayog yata yan, kalabayog. Abi. Kinsi. Kinbait. Si Kuyaw. Meron isang bangka dito, naghanap buhay. Yan siya. Yan. So tayo.
tayo, maglata-lata tayo. Umpisa na natin to. Let's go. Lata-lata na po tayo mga amigo. Ayan na. At yung isang bangka ay umalis, pumunta sa kabilang buya. Yung pinanggaling nga natin, pinuntahan niya. So bali nagpalit lang kami ng pwesto. Pagdating ko mga amigo, pagdating ko dito mga amigo ay ano siya, umalis din. Ayaw niya nang may kasama. Pero yan po yung buya natin at mag-alas 4 na mga amigo. No? Hanggang ngayon wala pa tayong napasibad na tuna. At talagang hirap pilitin yung tuna pag ayaw sumibad sa'yo. Hindi ko alam amigo kung mayroon din ng tuna. Yung tayo ng motherboat ay mayroon tuna talaga yun. Dahil marami nang nakahuli doon. So dito, kaya natin sinurvey itong mga amigo para malaman natin kung may tuna. Ngayon, parang alam na, walang tuna. Ayan o, lakas silig. So, hapon na mga amigo at mamaya-maya ay uwi na tayo. Mag-ano muna tayo ng buya dyan, magdaan-daanan tayo ng buya, papunta na sa motherboat. At kung walang pagsibad ay uwi na tayo mga amigo. Silig. Silig sa ibaba mga ikaw, pero sa ilalim mahina na yun. Siguro sa ilalim. Kaya matagal mong maanon yung pataw eh. Kung napapansin nyo mga amigo, hindi na bakal yung mga buya dito. No? Yun nga, dahil nandito na tayo sa Samar. Laot ng Samar at sa gitna ng Bicol. Wala na tayo sa Surigao, kaya yung mga buya dito ay mga tayo na, mga ganyan na tulad sa Quezon province. At ilatak natin itong muli. Panibagong lalim at panibagong area na naman. Ayan mga amigo, wala talang kain ng tuna. At hapon na. Alas 5 na mga amigo. At pauwi na tayo sa mother boat. Dahil ano, another day na naman ito na bukya mga amigo. Ang 10 araw natin bukya ngayon. At sana bukas ay makahuli na tayo ng tuna. At sa susunod pang mga araw, sana makahuli tayo mga amigo bago uwi kahit isang piraso lang o kung ilang ibigay sa atin. So, salamat sa inyong lahat mga amigo, sa mga sulit yung supporters at sa mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga amigo. Lalo-lalo na sa hindi nag-skip ng mga advertise. At talagang nagpapasalamat. Salamat ako ng lubos sa inyong lahat mga amigo. Kay Eric Arsinas Alvarez din sa ano. Alang Leyte, yan. At kay Jimmy Garcia, Marcos Muncida. At sa inyong lahat mga amigo, hindi ko man kayo mabanggit na isa-isa ay pagsalamat ako muli ng lubos sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat mga amigo. Hanggang dito na itong video na to. Kung nagustuhan mo itong video na to, kung kalimutan mag-like, comment, and share mga amigo. At para mas lalong ma-updated sa mga sunod ko pa mga adventure,